Oh, palakpakan. Wag na wag daw kayong tatakas. Gunggung, kung ako sa'yo, higpitan mo dyan. Makakatakas yung mga yan kung tatanga-tanga kayo dyan. Pakikiusap ka na wag kayong tumakas. Eh kung madadaan sa Pacquiao o sa panyang mga preso na yan, di sana hindi na kayo naglagay ng mga matataas na mga bakod dyan. Sana hindi na kayo naglagay ng mga rehas dyan kung kayang pakiusapan yan. Loko-loko ka ba? Tigasan nyo yung mga pamamahala nyo dyan. Tigasan ninyo yung inyong mga likuran. Galingan ninyo para walang makatakas dyan. Pinagsasabi mo, huwag kayong tatakas. Ano ka, pare? Alam ng mga yan na labag sa batas yung mga pinagagawa nila nung nasa laya sila. Ginawa pa rin nila. Sa tingin mo, katapang, makukuha yan ng paawa-awa mo na ganyan. Kami nga, hindi na naaawa sa'yo eh. Gusto nga na yun, mawala ka na dyan eh. Hahanapin ko kayo, kahit saan kayo. Kahit sa tawi-tawi kayo. Hahanapin mo? Uy, katapang, wala kang nahanap. Paano mo mahanap yung mga yan kung naniniwala ka sa aso? Hahanapin ko kayo? Di naman ikaw nakahanap kay Kataroa, si Angie? Nasa istrati pa kayo. Hahanapin ko kayo. Ang drama mo? Hahanapin ko kayo. Sabi mo nun, ikaw magkakapkap sa mga tao dyan. Oh, bakit ganun? Hanggang ngayon, wala pa rin. Ang Person Deprived of Liberty o PDL na magtatagumpay sa pagtakas. Ito ang mensahe ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Alam mo, hindi mo na dapat sinasabihan. Ay, grabe, napunta lang tayo sa mga ganitong mga namumuno. Alam mo, dapat ang sinasabi mo sa kanila, ako ang Diyos dito. Lahat kayo, yari kayo sa akin pagka sumuway kayo, ganun. Sa mga nagbabalak gumaya sa inmate na si Michael Kataroha, si Kataroha ang PDL na tumakas sa Bilibid noong July 7 sa pamamagitan ng pagtatago umano sa ilalim ng truck ng basura. Kinalaunan, natuntun din siya ng mga pulis sa kanilang bahay sa Rizal. Bunsod ng insidente, naghigpit lalo ngayon ang Bucor sa seguridad sa NBP. Bukod sa pagpapatupad ng cashless transactions, pinag-iba na rin ang mga kubol. Sa sailalim din sa mas mahigpit na inspeksyon ang mga dadalaw sa PDLs. Dahil doon nangyayari ang mga transaksyon na illegal. Bentahan ng droga. Tanga ka kasi. Meron ng model, business model kumbaga. May proseso na si Bantag dyan. Susundin mo na lang eh. Binagubago nyo pa. Hindi ko alam kung ba't nyo binago para magkaroon na naman ba ng droga dyan sa loob. Inano na yan ni Bantag noon eh. Pinakita ko na yan nakaraan, di ba? Walang kubol, wala silang tataguan. Pag walang kubol, wala silang tataguan. Kasi yung mga selda naman nila, puro simento yan eh. Hindi sila makapaghukay dun. O kung wala silang kubol, wala silang tataguan ng mga baril, ng mga pera. Eh, ibinalik na itong loko-loko na to. O ayan, ngayon, naniniwala ka na. Na kung walang kubol, walang pera. Nasusugal kahit gabi na. So dapat may oras na, takdang oras na dapat matutulog na kayo. Takdang oras kinigising kayo. Hoy! Alam mo ba mga kinakausap mo, hindi yung mga bata, hindi yung mga grade 5? Ang kinakausap mo mga preso, matitigas ang ulo niyan. Paano makakatulog yung mga yan, katapang may shabu sa loob? May shabu sa loob, hindi makakatulog yan. Ang galing mo yung shabu sa loob. Anitan mo ng marijuana. Turado, makakatulog yung mga yan. Ano, sabi ni JCE Auto Detailing, nakashabu eh. Paano makakatulog? Tanga ka ba, katapang? May oras na nag-reformation kayo o vocational o nag-aaral. Kanina na... Diba, kailangan pang UNTV. Yung mga ganyang reforma, hindi siya naka-invento niyan. Doon pa yan in place. Pero dahil nga tatanga-tanga yung mga yan, kaya hindi siya rin nirespeto. Alam mo, ilang taon, 3 taon hawak ni Bantag yan. Yung mga yan, gutom na gutom yan sa karangyaan, yung mga hayop na mga PDL na yan. O ngayon, nung wala-wala si Bantag, ayun, diba? Nagano sila, nagbunyi sila. Tapos ngayon, para lang may ano, masabing may ginagawa si ano at hands-on na siya, si Katapang, matulog kayo maaga ha? Dapat, pagkatulugan na, tulog na. Tapos, huwag kayong tatakas. Huwag kayong tatakas ha, maghihigpit na tayo sa mga dalaw.
Wala na muna yung mga conjugal visit, ha? Yung change oil ni Robin Padilla, wala muna yun. Huwag kayong gagaya kay Kataroha, ha? Na 6 na buwan pa lang dito, napag-aralan niya na kagad yung kung paano tumakas. Tapos, meron tayong mga vocational course habang nakakulong kayo, nag-aaral kayo, ha? Nak ng toklay ka, Katapang, ang tagal-tagal na ng mga yan. Wala bang bago? Wala kang bagong naisip kundi yung humingi ng dagdag na budget? Si Katapang, sabi nga ni Bright Naria, pag nagsalita, parang si ano lang, si Sancho Papa. Grabe, no? Binibaby. Oh, hindi, kasi nga, baby nila yung mga yan, eh. Tulog na kayo, ha? Pagka oras na ng ano, pag nag-ring na yung bell, sleep na lahat. Tapos, pag umaga, pag gising, formation tayo, ha? Pila-pila, ha? Tungtong kanan. Katapang, magpatugtog ka na rin ng ano, ng Itsy-Bitsy Spider. At saka ng ano, The Wheel of the Bus Goes Round and Round. Pansa. Masyerte kayo. Marami ang pinalaya natin ngayon. Ito na siguro marahil ang pinakamalaki. 880. No? Ayon sa Bucor, kung talagang nais na mga bilanggo na makalaya at makasama ang kanilang pamilya, ay dapat magpakabait sila habang nasa correctional institution. Alam mo, dapat ito si Katapang nilagay sa DepEd. Dapat sa DepEd to, eh, kasi para siyang teacher. Oo, di ba? Samantala, kinumpirma ni Director Gerald Katapang. Nakataas na naman yung isang kilay mo, Katapang. Napaghahalataan ka na naman. Sino na naman sinusungitan mo? Ah, ba't malungkot ang beshi ko? Sinabi ni Bantag sa amin yan, eh. Yan yung kilay na isa lagi nakataas. Nawalang mass grave sa loob ng bilibid. Ito ay batay na rin sa resulta ng pag-aaral ng UP Forensics sa buto na nakuha sa septic tank sa loob ng maximum security compound ng Bilibid. Na forensic yun, pero hindi raw siya human remains. Kasi nga, scapegoat nyo yung mass grave. Ganyan kasi kayo, meron na kayong mga naka-prepare na mga issues na bubuksan ninyo, sasabugin nyo dahil mga alipores nyo yung mga PI na mga media na yan. Pag hindi lumabas yan si Kataroha, sasabihin nyo may mass grave dyan. Eh lumabas. Kaya hindi nyo na dadagdagan yung sakit ng ulo nyo kasi kung lumabas na siya, tapos may mass grave pa, eh baka kayo na living dyan. So nakaano na yung kumbaga, yung barahan nyo, inilabas nyo na. Pumutak na kayo ng mass grave para kung hindi uubra yung plan A nyo, yun ang plan B nyo. Oh, di ba? Anong sabi nung DOJ secretary natin na matalino? Meron daw mass grave. So, Boying, fake news ka na naman. Na-fake news na naman si Boying. Very consistent. Lahat ng statement talaga niya palpak. Nung una, pugot na ulo daw, nakita sa septic tank, patay na. Walang ebidensya, nagsalita sa media, goods na. Yung aso daw ang nakakita, may buto pa daw. Oh, nung hindi talaga makita si Kataroha, tapos taliwat kanan na yung mga ebidensya lumalabas, merong delivery rider, merong drop shabu, may mga pumapasok na kontrabando. Ano na yung kaninang sinabi? May mass grave dyan. Eh, syempre, wow! Mass grave. Kaya nga sabi ko, antangan nyo naman, maniwala kayo sa mass grave. Isa nga lang na nakatakas, natataranta kayo, eh. Magkakaroon pa ng mass grave, ibig sabihin, napakadaming nawawala nun. Hindi kayo matataranta na madaming mawawala. Isa nga lang nawala, bingot pa. Nawindang kayo, tapos magkakaroon pa ng mass grave, eh di mas lalo nyong niloloko yung mga sarili nyo. Kasi yung mass grave, it will date. Kumbaga retroactive siya. Kumbaga paatras pagka may mass grave. Kanino naman nila isisisi yun kung may mass grave? Kay Bantag na naman. Sabi nga ni Bright Naria, walang mass grave. Meron doon mass gathering. Dahil nagpapasok kayo ng video key. Kaya yun talaga ang pinagtataka ko.
fake news over fake news after another fake news after another fake news. And yet, nandiyan pa din siya. Oh, so, anong alam na this? Hindi naman eh. Wala namang mass grave eh. So, we already... Wala namang mass grave. Ba't pinipilit nyo kasi meron? Kayo lang naman nagsasabi, naka-blash on ka pa. Submitted to DOJ and then Congress na finally, na-resolve na yung issue. Kung wala naman talagang mass grave, di so be it. Matapos makumpirma na hindi... So, ganyan sila kaloko-loko. Dahil lang dun sa Jollibee na buto, namatay yung mass grave na pinakakalat nila. Ganyan sila katanga. Nung malaman na may mga nakita kasing mga puti-puti daw na mga buto na parang mga dinurog daw na buto, nung bumalik yon at hindi daw siya buto, kundi ano daw yun, gallstones, ayan, wala nang mass grave. So, yun talaga. Kung halimbawa may nakita kayong isang buto ron ng hintuturo, magkakaroon na kagad ng mass grave dyan. Ewan ko dito sa mga to. O anong klaseng logic ang pinapairal ng mga to. Itotoo ang issue ng umano'y mass grave sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Ayon sa DOJ, ang dapat pagtuunan ngayon ng pansin ay kung papaano maipatupad ang mga reforma sa Bureau of Corrections. So yun ang pagtutuunan nyo, paano mapatupad? Ba't hindi nyo pa ba pinapatupad? May reforma na dyan, si Bantag. Bakit hindi nyo pa pinapatupad dyan? Ngayon pa lang kayo magpapatupad, isang taong may gitna kayo dyan. Ang dami nyong masumbong-sumbong nun. Well, syempre, relieved din tayo dahil... Ito naman, siguro, ano to, in love naman yung media. Oh. Talagang titig na titig. Baka dilaan mo yung pisngin niya, na? Ang tinatakutan natin na may ganong klaseng problema ay wala naman pala. So, we... Oh, kasi mahilig nga kayong maglabas ng statement na wala naman kayong ebidensya. Ang hilig nyong maglabas ng mga kung ano-anong pahayag na wala naman kayong pinaghuhugutan. Gusto nyo kayo mismo ang naglilito sa investigasyon na dapat kayo ang nagbibigay ng liwanag dahil Department of Justice kayo. Evidence-based, science-based, tapos ang batayan natin, konstitusyon. Pero hindi nyo pa ginagawa yung assignment ninyo, di pa kayo nagre-research, wala pang hindi pa tapos yung investigasyon, nagsisimula pa lang yung kalkalan ng tae. May binuksan na kayong bagong chismis, ano yun? Merong mass grave. Ganyan ang brand ng leadership nyo dyan sa DOJ. Huwag kayong magagalit kasi totoo yan. Oh, ngayon, walang mass grave, sinasabi nyo meron. Apologize naman. Hope no na patuloy na lang yung mga reforma ho natin. I hope patuloy na lang yung reforma natin kasi na-fake news kami dito. So kailangan nating ilihis, focus tayo sa reforma. Oh, kasi sumablay na naman yung amo ko. Oh, at kami naman sa tuwing sasablay siya, kami naman ang sumasalo sa kanya. So focus tayo sa Bucor, sa mga reforma. Hindi na tayo lilingon sa likod. Kundi titingin o lilingon sa likod. Ibig sabihin, yung mga pagkakamali nila, wag na daw balikan. Focus tayo sa hinaharap. Kapal ng mga mukha nyo.